Now, for sample problem number 4, no, basahin muna natin problem. Sabi, in the figure, a ball thrown down the incline strikes it at a distance S equal to 77.591 meters. If the ball rises to a maximum height H equal to 19.634 meters above the point of release, compute its initial velocity V sub O and inclination theta. Okay, sige. So, kailangan nating mag-isip dito, no? Okay. So, dito class, sige, sulat muna natin yung pinapahanap. Wala pala itong solution. So, tayo maglalagay ng solution. So, ang pinapahanap dito class ay, if the ball, Bob, compute its initial velocity, tsaka yung inclination theta. Nasaan ba initial velocity? So, initial velocity is yung velocity, no, as it was, ano ha, thrown. No, so from the inclined din class, yan ay theta ha. So yun yung mga pinapahanap, yan yung V sub O tsaka yan theta. Okay? So may binigay dito class na S. Sige, sulat natin yung mga given. So yung S natin dito ay 77.59. Pero tingnan mo sa figure ha, yung binabanggit na S dyan ay ito. Wala dito sa point na to, papunta dito sa point na to. Yan yung S, no? So, kumbaga parang ano yan, no? Yan yung pinaka-displacement, no? Mula initial position, halimbawa, dito sa point O, papunta dito sa final position niya, no? So, yan yung parang pinaka-final, ano niya din, no? Displacement, yung S. So, 77.591 meters daw yan. Tapos may nilagay na dito na slope, ha, nung S, no? May slope triangle tayo dito. Yung rise ay 1, yung run ay 3. Okay. Ngayon, if the ball rises daw to a maximum height of 19.634 meters. So, ito yun yung maximum height, ha? So, ito initial position. So, ito yung height na yan, ha? So, sulat din natin. Height is equal to 19.634 meter. Okay? Ngayon, pinapakompute sa atin dito yung V sub O tsaka theta. O, ito lang yung meron tayo. Paano natin class ito isosolve? So, class dito, kung may S ka actually, no class, pwede mo rin ditong kunin yung ano niya, eh? Yung X component. Ano yung X component niya? Ito. Diba? Kumbaga yung range. Tapos yung y component niya. Class, ito yung y component niya. Diba? Kumbaga, ito yung S. Ito yung x component. Ito yung y component. Tapos may binigay na ano, na slope triangle. Yung rise daw, 1. Yung run, 3. So class, pwede mong kunin dito yung ano, yung x at y component. No? So sa pagkuha ng x and y component, yung sa slope triangle natin, yung hypotenuse ng slope triangle ay square root ng 1 squared plus 3 squared. Ilan yan? 9 plus 1, ilan yun? Square root of 10. So, square root of 10 yung hypotenuse ha, ng slope triangle natin. So, kapag kinuha mo yung x component, equal siya sa s times, ano ba yung kaparalel ng x dun sa slope triangle? Yung 3, over yung hypotenuse. Tama, yung y naman, equal siya sa s, tapos, ano yung kaparalel ng vertical, or ng y, yung 1, dun sa slope triangle. So, 1 over square root ng 10. So, ito ay x at y na express in terms of s, wherein yung s, plus may value tayo ng s. Ito, ito na mismo yung value ng s. So, pwede mo makuha mismo yung x at saka y. Meron tayong x at y, ha? Tapos may h, pinapakoy v sub o, theta, ano pwede natin gamitin. Okay, so may x, y, tapos h. Ano pwede natin magamit para makuha yung v sub o. Punta tayo class dun sa mga, ano natin, formula. Ay, para maisip natin kung ano gagamitin natin. Meron tayong x, meron tayong y, okay? Meron tayong x, meron tayong y. May theta nga din tayo, and wala pala. Pinapahanap pala yung theta. May x tayo, may y tayo. So, isipin mo, plus kung gagamitin natin ito, yung x equal to v o x t, okay, anong mangyayari dito? So, meron kang, kung ito gagamitin mo, x. So, meron kang value ng x. Diba? Pwedeng makuha. So, yung VOX, wala tayong VO, wala rin tayong theta. So, dalawa unknown, VO tsaka theta. Tapos, time. May time ba tayo? At tayong time eh. Dito naman, okay, may y tayo, diba? Nakuha natin yung y. Okay, so nakuha natin yung y. VOY, wala tayong VO, wala tayong theta. So wala rin tayong time. Tatlo yung unknown.
yung VO, yung theta, tsaka yung time kapag ito yung ginamit natin, no? What if gamitin natin to? Yung VY squared is equal to V sub OY squared minus DGY. Ano lang, try mo lang, isipin mo lang. Ah, okay. Class, pwede nating makuha yung VOY dito. No, kung meron kang ano, maximum height, diba? Take note sa maximum height, class, yung VY doon, zero. So, class, pwede nating makuha yung VOY. No? Yung value ng VOY. Kapag kasi nakuha na natin yung VOY, pag sinubstitute natin dito siya, yung VOY natin, pwede nating makuha yung time. Tama? Pwede nating makuha yung time. Pag nakuha na natin yung time, no? So, pwede nating makuha yung ano, VOX. Tama. And alam mo na yung VO natin, 'di ba, equal lang siya sa square root ng VOX squared plus V sub OY squared. Tama? Oh, gawin natin ito, class. Gawin natin ito. So, magagamit natin yung highest point. Gamitin natin tong equation na to. So, balik tayo. So, using yung formula natin na, ano nga ulit yun, yung V y squared is equal to V sub O y squared minus 2, tama ba yun? 2GY. Tama, no? 2GY. Wherein yung y natin ngayon dito kung highest point at the h. No? So in this case, class, yung VY natin, class, dito sa highest point, ha? Again, importanting concept, class, yung VY natin dyan ay 0. Tama? So ito, class, ay 0. So 0 is equal to V sub OY squared minus 2. Tapos yung G natin dito, in this case, naka-meter-meter tayo, metric. So 9.81 to, ha? And then yung H natin given then, which is 19.634 meters. Okay? So, dito pwede mong masolve, class, si V sub O Y. Ah, solve natin. So, 0 is equal to V sub O Y squared minus 2 times 9.81 times 19.634. Yan. Ito, class, ay 19. Tama ba to? 63. 19.63. Okay? Check mo nga. Tama ba ito? So, X squared minus 2 times 10.81, 19.64. Okay? So, tama, no? 19.63. Anong unit natin dito? Velocity to. So, meter per seconds. Okay? So, yun ngayon yung VOY natin. Ngayon na may VOY na tayo. Class, dun sa may Y is equal to, ano nga ulit yun, class? Y is equal to V sub OY T plus or minus na, minus 1/2. Tama ba? Yung formula natin, minus 1/2 gt squared. So, since meron tayong y, ito ngayon, okay, and then meron tayong voy, so makukuha natin yung time. Okay, yung y natin, by the way, sige, solve natin siya dito. Ang y natin, class, ay, yung s ay 77.591 meters times, ito ha, 1 over square root of 10. So, yan ay, ilan yan? 77.591 times 1 over square root ng 10. Yan, class, ay, ayan, 24.536 so meters. So, take note, class, na yung y natin ay pababa, ha? So, actually, negative siya. Lagyan natin negative. So, yan, class, ay negative 24.536 meters. Okay? Sige, sulat na natin dito. Negative 24.536 meters equal siya sa yun na solve nating BOY 19.63. Tapos yung time natin, yan yung hinahanap in this case, minus 1/2. Tapos yung G natin, 9.81. And then yung time natin ay yun yung hinahanap, time squared. So class, pwede nating makuha dito yung time. Gawin natin. So negative 24.536 equal to 19.63 tapos times time minus 1/2 ng 9.81 times time squared. Ito ay, ilan to, class? 5. So, ito, class, ay 5, tama ba? 5 seconds. No, yung time natin. So, mula dito sa time na nakuha natin, di ba may formula din yan tayo, yung x equal to voxt. So, since may time ka na, tas may x din tayo, pwede nating makuha dito. So, pwede nating makuha, class, yung vox. Di ba? Gawin natin. Yung x muna, yan ay s 77.591 times 3 over square root ng 10. So, yan ay, actually, pwede na nga nating idiretso na ganyan, no? Pero sige, 591 times 3 over square root ng 10.
Ito class ay 73.61 na lang. O 609 meters. Okay? So substitute natin dito, 73.609 is equal to yung VOX natin. Sige, solve lang natin. And then yung time ay 5 seconds. Okay? So yung VOX natin class ay 73.609 is equal to, divided by 5 na lang. Okay? So 14.72, let's say. So meter per seconds. Okay? So dito class, pwede nating maibigay yung VO. Kasi again, ang VO, square root lang siya class ng V sub O x squared plus V sub O y squared. Okay? So yan ay, substitute lang natin V sub O x na to. And then yung V sub O y na to. Diretso na natin. So V sub OX 14.72 squared plus V sub OY 19.63 squared. So ito class ay 24, tama ba? 24.554 na lang meter per second. So ito yung initial velocity natin. Okay, ganun lang siya, no? Okay, so class, pwede mo na rin ibigay yung ano, yung theta. So para dun sa may theta niya, i-delete ko na muna to. Okay na to ha, delete ko na to, yung portion na to. Delete ko ba? Or, sige, singit na lang natin dito. So, pwede mong gamitin either yung V sub O, X is equal to, ano yun? V sub O, cosine theta, pwede yan. Or pwede rin yung V sub O, Y is equal to V sub O, sine theta. No, para makuha mo yung theta, since may V sub O, Y na tayo, tsaka V O. So dito, ano na lang, sige, yung V sub OX na lang, let's say, yung V sub OX natin ay 14.72, yung V sub O natin 24.54, tapos cosine ng theta. So solving for theta, it will just be, so 14.72 na lang divided by 24.54, tapos i-arc cosine natin yon, yung quotient na yon. Ang kakalabasan ay, ayan, tama ba to, 14 degrees. So, ito na class yung theta natin. Ito na yung mga sagot sa problem na to. Yung V sub O, 24.54 meter per seconds. And then, yung theta natin, 53.14.